Please subscribe. Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Money Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man sa records ng ng awayan. Marami po nagsasabi na sana daw ay makasama itong si Kalingap Dance sa Baguio, no? Meron naman po nagsasabi na huwag munang sumama kasi medyo delikado pa sa kalagayan ni Kalingap Dance. Ano po kaya ang masusunod doon, ha? Yung request na baka makasama si Kalingap Dance sa Baguio or hindi makakasama itong si Kalingap Dance kasi medyo delikado pa nga po yung kanyang kalagayan. Ibig sabihin na sariwa pa yung kanyang opera. Ha? Dito mapapanood po natin sa video ito kung ano po yung kasagutan ni Kalingap Dance. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, na mag-iingat kayo palagi at pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ate Ed na vlog. Ganun din po si Ma'am Jack Tapia, at siyempre si Kalingap Dance, yung mga kasama po natin sa Karepa, at ganun din po yung mga Kalingap partner na charity vlogger. Ito po yung video na kung saan ay dito malalaman natin yung kasagutan ni Kalingap Dance kung makakasama siya sa Baguio or hindi po siya makakasama. Ito po yung video. Ang kabuuan po ng video ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Dance. Pabaran, pag nagpunta sila sa Baguio, magpasama ka kay Ryan dyan. Ay, kasama po si Ryan sa Baguio. Tsaka hindi ko naman po to, kailangan po ng 24 hours na kasama dito. Kaya naman po natin mag-isa. Kaya huwag na, hindi natin kailangan na may maiwan, di ba? Para sa atin. Mas gusto yung po mga kompleto sila magkakasama at mag-enjoy doon. Nandiyan naman po kayo na makakasama ko pag nag-live ako, di ba? Nandiyan naman po kayo. Bukas po babalik tayo sa doktor para mag-follow up, check up, para malaman natin kung okay ba yung recovery natin at para mas maging kampante tayo. And yung natin, siguro next week ang balik sa biopsy po. Next week po siguro ang resulta. Kita ko po ang note ni Joy na review ulit. So back to reviews, back to study ulit si Joy. Kaya busy yan. Naman po na nakakamusta ko naman at na-update naman si Joy. Kahit di kami nakikita, continuous naman po ang aming communication. Kaya updated kami sa isa't isa. Pogi mo pa dan bagay kayo. Thank you po, Daxie Jr. at the Cell Vlog. Shoutout ko sa'yo. Waiting kami sa akin. Kamusta na pakiramdam? Okay naman po. Habang tumatagal, mas nagiging okay tayo. At okay naman ng ating pangangatawan. Hindi naman po tayo napapabayaan ng ating sarili. Kahit di po tayo nakapag-gym, pero tuloy-tuloy pa rin naman ang ating pagpapagaling. At yung pagkain natin, medyo nag-aaral lang tayo ng tiyan kasi hindi natin nababawasan yung kain natin. Tapos di tayo nakakapag-gym. Kaya yung tiyan talaga hindi natin maiiwasan na medyo magkaroon ng konti. Pero at least hindi tayo magiging maliit. Hindi mawawala ang ating mga pinaghirapan sa gym. Uy, makakasama na si Papa Dan sa Baguio. Ay, hindi ko po alam. Yeah, siguro bukas pwede ko pong tanungin yung doktor pagpunta ko doon kung pwede. Kung hindi ba makakasama o hindi ba tayo mabibinat, tanungin natin po yan. Ay live ni Kalingap Dance. Sa ngayon ay medyo napapadalas po ang live ni Kalingap Dance. Siyempre, hindi po siya nakapag-vlog . Kumbaga, hindi pa po siya nakapunta doon sa kanyang mga beneficiaries. Kasi siyempre, nagpapahinga pa po siya sa ngayon at nagpapagaling. Kaya yung mga kanyang beneficiary, hindi pa po niya nadadalaw. At hindi pa po siya nakapag-vlog talaga. Kasi siyempre, kailangan po niya talaga yung pahinga talaga.
ano, bawal din po sa kanya siguro yung galaw ng galaw, ano. Eh, medyo delikado pa po yun, ano. 1 week pa lang po siya na naoperahan, ano po. At medyo delikado pa po talaga na si Kaling Abdan ay magbubuhat ng mabigat o magagalaw, ano po, ng medyo malayo siguro. Yung maglalakad po ng malayo, eh medyo delikado pa po yun kay Kaling Abdan, ano. Sabi niya po, parang kinabukasan ay magpapacheck up po siya sa kanyang doktor, ano. At alam niya na po niya kung ano na po ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, yung kanyang inopera ay kung ano na po ang nagiging resulta. Kung ito po ba ay nagiging okay or hindi pa po natutuyo yung sugat. Yung mga ganun, ano po. At bukas, kinabukasan ay malalaman po kung pwede na po siyang bumiyahin ng malayo. Ano po. Pero sa tingin ko ay hindi pa. No? Hindi pa pwedeng bumiyahin ng malayo itong si Kaling Abdan. Ano? Ang kailangan po niya ay talagang magpagaling po siya ng gusto. Ano? May Boracay pa naman eh. No? Doon po maganda, no? Na sumama itong si Kaling Abdan doon sa Boracay. At sinabi niya po dati, yun din po ang kanyang pinaghahandaan. Ano? Yung Boracay. Ano po? At syempre, kasama din doon si Joy Diwata, ano? Sa Boracay. Ano? At yun po ang abangan natin. Ano? Baka po sila ay magkabulan doon sa Dalampasigan. Pwede, no? Pwede. Pagkapunta po sila ng Boracay, ayun po ang aabangan natin. Ano po? Sa ngayon, yung pagpunta ng Baguio, ay kung hindi po siya pwedeng sumama, ayaw po niyang pilitin. Ano? Siyempre, unahin niya muna po yung kanyang sarili na maging maayos na maayos at gumaling na po siya. At sa ganun, siyempre, ay mapuntahan na po niya yung kanyang mga beneficiary at kung ano po yung gusto niyang gawin, ay magagawa po niya. Ano? Sa ngayon, ang pinaka-importante ay magpagaling ng lubusan itong si Kaling Abdan. Ano po. At tama po yun, ano? Itatanong niya sa doktor kung okay na po ba yung kanyang opera at tatanong din po niya doon kung pwede na po siyang bumiyahin ng malayo. Ano po? Siyempre, kung medyo malayo-layo na ang pwede niyang biyahihin, eh mapupunta na po niya yung kanyang mga beneficiary. Pero para sa akin, ano? Ang pinakamaganda sigurong gawin ni Kaling Abdan ay yung magpagaling muna po siya ng lubusan. Ano? Kung ano po yung mga sasabihin ng doktor, ayun po ang dapat niyang gawin. Ano? Kumbaga, makinig tayo sa doktor. Ano po? Kaya, sa tingin ko, okay lang naman, ano? Kay Joy Diwata kung hindi po makasama itong si Kaling Abdan sa Baguio. At maunawaan naman po yan. Kasi siyempre, sa ngayon ay alam naman po niya na bagong opera itong si Kaling Abdan. At siya pa, napakabait naman po ni Joy Diwata. Ano po? At alam po natin na maiintindihan po yan ni Joy Diwata. Siya pa nga po nagtanong yun. Okay lang daw po daw na si Kaling Abdan ay mag-isa lang. Ano po? Kasi kung hindi po okay, ay willing naman po siya na hindi po siya sumama. Ano po? Kumbaga, ay magpapaiwan na lang po siya. Alagaan na lang niya itong si Kaling Abdan. Pero okay na po si Kaling Abdan. Ano, medyo malakas na po talaga siya. Mabilis po siyang gumaling eh, no? Kung iba-iba po yan eh, talagang medyo nangihina pa. Ano, pero itong si Kaling Abdan, nakikita po natin na malakas na, no? Malakas na po. Yan lang, ang isang inaalala dito, siyempre, yung kanyang opera. Ano po, tama po yun, ano? Magpatingin po siya sa doktor upang sa ganun ay malaman kung siya po ay okay na o yung kanyang sugat ay hindi pa pwedeng igalaw ng igalaw. Ano po, kasi siyempre, baka bumuka. Ano, parang ganun, ano po. Kaya, yun, ano, igalan po natin na respeto kung ano man po yung kanyang decision, ano po, sa pagpunta sa Baguio, ay respeto po natin, ano. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at suportahan po natin, ano, Kaling Abdan, ano po. At Diyos mabalos, God bless you all.